kaya palang kumita ng 100,000 sa ilang manok lang. Ilang so, doon sila na-amaze na kahit pala sobrang liit na flock, basta tama yung program, tama yung genetics, may kikita ng malaki. Isang magandang araw muli sa inyong lahat. Ito si Jello Pars, Organico Filipino Farm. Today is December 25. Yan, Merry Christmas po sa lahat, sa inyo. At nandito tayo ngayon sa Isabela, sa farm ni Sir John Wesley Felipe. Dito sa Kabatuan, Isabela. Yan, so bibisit tayo natin yung farm niya. Karamihan is dominant seized yung ano niya, yung alaga niya. So kukuha tayo ng ideas kung paano siya nag-umpisa at kung paano niya napalago itong business niya sa dominant season. Yun, isang magandang araw sa inyong lahat. Andito tayo sa Kabatuan, Isabela. Ayan, sinadya natin si Sir John Wesley Felipe. Ito yung awardee ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture dito sa ano yung buong Isabela? Region 2. Siya yung awardee at yung nanalo doon sa challenge na yun. So dito tayo sa area niya, sa farm niya. Yung alaga niyo sir dito, mga ano no? Mga purely dominant CC po. Kami po ang may hawak sa isa sa pinakamaraming lines ng dominant CC. Like yung sa may artesian tsaka mga brown eggers. Yung artesian halos bago pa lang to no. Well, limitado pa lang yung meron nito sa atin sa Pilipinas, yung pinasok ni Doc Erwin Joseph Cruz ano. Oh sir, actually pag sinasabi namin sa mga tao meron pa lang mga ganyang klaseng manok, mga nangingitlog ng kulay green tsaka blue. And dark brown. Naman, mga dark brown talaga na para siyang parang molave, ganun po yung kulay ng mga artesian po natin. Okay. So dito sa area nyo, meron ng available na ano, kung sakaling may maghahanap sa inyo, meron na kayong maibibigay? Yes sir, may available naman po, basta magpapabook kasi sa kaalaman po ng nakararami, ang mga F1 po kasi namin ay talagang binubuk gawa ng sa sobrang taas ng demand. And although madami na kaming parent stock, hindi pa rin sumasapat yung supply. So napakagandang opportunity po ito na may malapit na po dito sa Isabela. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Manila, South Luzon or kung saang lupalop man ng na malayo po sa inyo, at least meron na po tayo rito sa ano, sa Isabela po. Yun yung magkagandahan sa project ni Doc Erwin no, yung nire-regionalize niya yung mga breeders, yung mga parang kada region is plano niya maglagay ng mga gantong breeding station na papatakbuhin ng mga individual na interesado dito sa dominant seized tsaka sa brown neck no. Ayun. Oo, yes po. Kaya so, magandang ano din. Napakaganda po talaga na opportunity nito kasi unang-una sa lahat bukod sa free range na po yung ating mga pwedeng alagaan, makakasiguro tayo na mas healthier yung makukuha natin na mga sisiw, mga inasal. So, yun po yung advantage. Tsaka pag malapit po kayo sa mga breeder stations, less stress, iwas stress.
maganda yung magiging quality talaga. Talagang superior yung makukuha yung mga quality ng CCU. Yun yung pinaka delikadong part ng pag-aalaga eh. During yung mga first day ng mga CCU, yes, no? First week, yan ang mga babantayan nyo. Yung brooding, yung transportation. Minsan sa transportation pa lang naapekto na yung magiging health ng mga alaga nyo. So ito yung kagandahan na nasa area nyo yung supplier, kumbaga yung breeder is nandito na sa location nyo. Konting biyahe lang, ando na kagad, makukuha nyo kagad. So ito yung ano, yung entrance, oh. Ang sa paligid, maisan. Yan. Tapos dito may papaya. Sir, anong advantage ng ano, ng artesian line ng ano, dominant seed kung ikukumpara mo doon sa existing na layers ng mga ano ng dominant seed? Unang-una, yung value added market natin. So, nakokontrol natin yung presyo sa in a way na nakatulong na tayo dun sa tao na makakain ng fresh eggs. Nakatulong pa tayo sa kanila na magkaroon ng mas mura na mga produkto na ito yung makakatulong sa mga tao na may allergies, like yung nga sabi nga ni Doc before, healthy siya, may allergies siya sa mga chicken. So ito, pagka yung mga free range po, not specifically naman dominant seed, pero at least ito kasi yung isa sa pinakakilala na hybrid na producer, yung F1 or yung mga kinakain na natin na mas healthy talaga, na andito sa area natin na free range po talaga. Tsaka pagka yung sinabi mong dominant seed at galing sa mga breeder farmers na tulad nyo, garantisado puro yan, hindi katulad ng nabibili nyo sa ibang chop suey, kumbaga nag-mix lang ng puti na Rhode Island White at pinagpares yung Rhode Island Red, tatawagin na nilang dominant seed na D1O2. So hindi po ganun kasimple yun. May program po sinusunod yung mga breeders, mahigpit po sila sa mga panuntunan, yung pakain, bakuna, at saka yung mga breeders nila talagang hindi basta-basta na nabibili mo lang sa paligid. Ano yan, genetically na-controlled na yan ano, bago dumating sa Pilipinas sa dominant seed company. Ano na yan, piling-pili na yan. So yung ibang nagsasabi na dominant seed yung kanila na nagkuha lang sa isang breeder na nandito sa Rhode Island White, Rhode Island Red, kukuha pagparisen, dominant na daw. Hindi ganun po yun. Meron pong ano yan, genetically na-check na po yung mga yan. So, sir, doon tayo sa loob. Tingnan natin yung mga ano nyo, yung mga alaga nyo. Ayan. Tara po. Pasok po kayo sa munting farm namin. Yan, sir. Maraming salamat. Paskong Pasko. Nag-abala ako sa ano, sa farm nyo. Yan, ang ganda ng entrance, oh. Yan, parang carpeted, oh. Yan, parang, father ko po. Ang ganda umaga po. Ayun, yung father ni Sir John Wesley. Merry Christmas po. Ayun yung maisa nila. Kaya pagka ano, kung sakaling kailangan nila ng feeds, madali lang din sila makakuha dito. Yan, tapos ang lamig ng area. Yan, meron silang kawayan. At ipaggawa ng kulungan, kawayan din. Pwede yung kumuha. Pero ang ginamit nila dito is ano na, steel na, kasi pang matagalan, ano. Yan, so ito yung itsura ng ano, housing. Ano yung nasa taas, sir? So yung nasa taas natin, kung makikita nyo, andyan na yung breeding pens natin. So purely breeding pens yan ng mga parent stock. So wala po kayong makikitang F1 dito kasi focus kami talaga sa breeding. So yung mga pag-grow outs, although meron before kaming nai-grow, sa ngayon kasi wala kaming mag-grower dahil gawa ng sa yun nga, sobrang taas ng demand, hindi namin kayang i-supply. So may naiiwan man sa amin mga inasal, pero yung inasal pinapahingi rin namin sa mga kababayan namin or dito sa around community rin, kasi isa sila sa tumutulong din sa amin pagka may mga mabigat na trabaho dito sa farm.
So, sila yung mga kasama po namin dito. Ayun. Yung inasal type na sinasabi ni Sir John Wesley, yung ano, yung mga lalaking F1. Mm-hmm. Yan. So, yung mga babae, gagawin nilang layers. At yung mga lalaki, kadalasan sa mga malalaking poultry na nagpo-produce ng sisiw, inatapon na nila yan, ginigiling na nila kagad yung mga sisiw. So, sa kawawang-kawawa yung mga lalaki, naging kasalanan pa nila, naging lalaki sila. Yan, dito, ginagawa nila is pinapamigay nila sa mga estudyante o yung mga nandito project. Yung mga project. So, hindi nasasayang, papakinabangan pa nila. At the same time, pag lumaki yung alaga nila, pwede nilang pagkakitaan. So ito sir, puro parent stock. Yan po yung bagong dating, yan yung September batch. So pasok tayo sir para makita. Makita natin yung mga hawak na ano nila. Okay, so elevated yung ano nila. Madali linisin yung ilalim. May eagle bars. Oo, para safe yan. Ito, mga ano naman. Incubator. Ilang capacity to, sir? Yan, yung kulay puti, sir. Yan yung setter namin. Ito. 2,000, pero yung isang setter niyan, yung trolley, kayang mag-accommodate ng 2,500. Hmm. So, minsan kasi, meron din kaming mga hinahatch before na broilers. Yun yung Ross. Ross yung breed niya. Hindi po siya Cubs 500. Mm. Ross, para rin siyang pang free range yung Ross. So, hindi siya, tawag dito, hindi siya ganun kabilis magkarne. Pero yung quality niya, parang dominant CZ din na parang native. Pero broiler type po siya. Mas malaman siya. Mas malaman po siya. Talagang mabibigat po yung naabot siya ng 3 kilos in just 60 days. Ah, mabilis din, no? Oo, mabilis po. Ngayon, wala kayo ng ganun? Wala po kaming ganun gawa ng baha po ng supply dito sa Isabela. Kasi marami pong nag-open dito sa area namin na tunnel vents na mga poultry. So, ayun, hindi muna kami nagsalang dahil masyadong mababa yung market. So, bibilihin pa namin. Yun yung mga puting sisiw, no? Mga puting sisiw. Okay, so itatanong natin, sir. Yung pag-aalaga ng puting sisiw against sa pag-aalaga ng dominant sisiw, ano yung pinaka magiging advantage nitong dominant sisiw dun sa mga broiler? Unang-una, dun sa ang magiging advantage nitong dominant sisiw, kung ang mga consumer mo ay gusto nung native taste like na mga inasal. So, ito yung bagay po sa kanila. Tsaka, ito kasi pwede kang mag-harvest dito 70 to 90 days. Pero by experience namin, mas magiging parang native taste like siya kapag ka nasa between 80 to 90. Mas matagal. May laban yung karne. So, para talaga siya native. Dito kasi sa broiler, sa aming mga Ilocano, may tinatawag kaming yung nasupra. Or parang yung karne niya ay parang durog-durog. Mabilis ma-ano. Although tender siya, hindi mo, sa amin kasing mga Ilocano, mas prefer namin yung kumbaga, yung lasa ng native talaga. So, ayun. Yun yung magiging advantage mo sa dominant. Tsaka, sa broiler po kasi, pure feeds po yan eh. Mm. Unlike dito sa may dominant, actually, before, nag-try kami na mais lang, and then, training range namin. Although, hindi namin nakuha yung optimal weight, pero kaya. Unlike sa broiler na pag di ka na nagpakain ng feeds, talagang mamamatay sila. So, itong mga ito, talagang scavengers to sa field talaga. Ayan. Yung naitanong ko sir, nabanggit niyo na nakapag-alaga kayo pareho, kaya at least may idea kayo kung ano yung magiging advantages nitong CZ against do sa broiler na karaniwan Cub 500 ba 'yon? Cub 500, Cubs Bantres, Cross. Ito yung mga breeder nila. Pasok kayo sir.
Magkanta ito, meron ditong footbath. Yeah, para sa ano, biosecurity, ano. So, ito going for months na po itong mga to. Okay, so dito tayo papasok tayo dito sa pinakalooban ng ano. So, tayo para makita nyo close up. Yeah. Ito sir, mga anong lahi nito? Actually, halo-halo pa ito sa ngayon. Since bata kasi, pa, no? Since bata pa sila. Sayang naman kasi yung space. So, ipapartition ko na agad sila. So, ganito muna yung parang naging flock talaga sila. Para at least, pira kami rest talaga dun sa habitat nila na ma-enjoy nila yung space. Hmm. So, ayan. So, ang hawak po naming lines ngayon, meron kaming DA-53, meron kaming Black Copper Marantz, or yung DS-109, meron din kaming DS-159, DS-959, and meron kaming D-107, tsaka D-102. So, halos lahat po nung ano, kinuha namin, maliban lang dun sa may D-149. Kasi before may experience kami na kapag masyado nang matanda yung D-149, masyado nang mabigat yung males. Mm. So, nasusugatan yung likod. Nasusugatan, kawawa yung mga hens namin. Ang D-149 yung Sussex? Yes po, Sussex po ang male. And then, Bart Plymouth Rock yung ano? Bart Plymouth naman po ang ano, babae. Ang lalabas nila, ano, black na may yellow-yellow sa leeg. Okay. So, itong Black Copper Maran, ito yung ano, yung nag-iitlog ng dark brown, ano? Dark brown po. Yan. Yes, wala. So, ito po, kung hindi ako nagkakamali, 105 yung silang lahat nila. So, nasa, ano to, 80 yung kwan, nasa 80 yung brooder hens. So, umabot po kami sa ganun, sapagkat nung last importation, hindi kami ready na co-breeders. So, ako na ang sumalo. Ah, sa iyo so, napunta. Sa akin napunta. Although, okay lang naman kasi kulang talaga kami sa supply. Ang original order ko lang kasi talaga is nasa 5 sets lang. So, lumobo siya ng ganito dahil isa na rin yun. Dahil gusto rin namin mag-upgrade naman. Expand kayo. Mag-expand. Dahil pataas ang demand, ano? Yes, kahit pataas. Pero itong ano, maluwag pa, oh. Anong ideal na ano dito sa parent stock na ano? Sa amin, sir, ang sinusunod namin is 1:3. So, ang minimum requirements kasi is 1:5. Pero, as sa seminar kasi, kung talagang gusto mong mas maging healthy sila, mas maganda pa lang po na kung pwedeng 1:1 nga. Per square meter. Per square meter. Parang free range na yon yung 1:1. One square meter isang manok. Parang doon na sa labas yon sa galaan. Ano? Yes, yes. So, kung magagawa nila dito sa gantong sa mga parent stock, ano, mas maganda rin. Opo, opo. Malaking space pa kayo mo. Malaking space. So, limited lang yung space. So, ganito muna for the meantime. Siguro next year, pagbalik ko dito, building na, no? Sana, sir. Yan, no? So, yun yung mga ano nila, mga bagong breeders. Ito yung dumating nitong September. September po. Expected po. Ang first drop. First drop dito is around January 1st. Malapit na. 4.5 eh. Oo, malapit so, na. I think bukas ata yung 16 weeks nila bukas. So, within normal limits naman tayo. Yung iba nga, talagang matataba dahil napansin nga namin na kapag maluwang yung space, mas mabilis silang lumaki. So, ang experience kasi namin before, pinapitan namin siya ng maliit lang. Parang unhappy sila, mabagal silang kumilos. Tapos, parang compromise lagi yung ano nila pagka mayroong nakakataon na may sipon, mabilis magkahawaan. Unlike kapag maluwag sila. Actually, ito, wala pang history ng disease to, sir. Ito yung batch ko na walang mortality. Walang mortality. Imagine from Czech Republic to Manila. And then,
dito. Dumaan pa ng airport yan, no? Dumaan pa to ng airport. Tagal namin nagantay po sa airport. Yung shipping nito dito, by land? Kami po, nag-ship. Kami po yung isa sa mga shipper. Nila po. Kinuha nyo dun sa airport sa Manila? Sa airport, as, by land dito. Di ba may aeroplano din dito? Meron po, kaso lang dun po talaga yung ano eh, yung lapagan ng mga sisiw natin. Yung mga puti, ano yung mga puti nyo? Yung mga puti, sir, yun yung mga Rhode Island White. Ito na yung mga last batch ko na nakuha kay Ladok. Pang D102? Opo, pang D102. Pero ang binabalak namin, cross na lang namin siya sa cream leg bar para magkaroon ng mas maraming artisan. Ito magiging gold. Dominant gold. Oh, yung artisan, yun, sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung mga nag-iitlog ng green, blue, dark brown yun. So mabentang mabenta to sa mga ano pagka lalo na pag Easter Sunday, no? Oh. Yung mga Easter egg hunt, ito yung mga gusto. Ayan, sa supermarket, napakamahal. Lalo yung mga may mga batang maliliit pagka nakita nila yung mga egg. Mami, gusto. Nung nag-vlog ako nung sa farm, Doc Erwin, na-feature ko itong ano, itong artisan, itong mga balahibo sa paa yan, karamihan eh. So, ano pa lang, parang testing pa ni Dr. Erwin yun nung nagpunta ako. So ngayon, nandito na ngayon sa Pilipinas. Marami na rin nag-tatry na mag-produce ng mga blue egg, tsaka green egg. Tapos yung dark brown, napakagandang tingnan. Yan. So ito. Yung ano nyo, sir, yung mga ibang breeder. Ito sir, for calling na tong mga to. So inaantay ko na lang ano, pero since nag-produce sila, ginagawa na namin siyang table egg. Sayang din, so, ano? Sayang din naman. Napapakinabangan pa. And kung mapapansin nyo sir, meron kaming mga mistakes. So very strict po talaga kami sa dito. Very strict kami sa breeding. Hindi na namin inaano kasi masisira yung program. Yun, Black Nick. Yun, Black Nick yun, yung team. And then yun, supposed to be babae yun eh. Na Rhode Island White. Pero lalaki lumabas. Hindi lalaki. Hindi na namin trinay. Kasi madaming nag-ano sa amin, sir, bigyan mo kami Rhode Island White. So, sa farm, hindi namin inaalaw yung gano'n. Kasi masisura yung integrity ng... Saka stick kayo doon sa program nyo talaga, no? Para talagang... kung ano yung... kung ano yung pinapakita nila sa posting nila, yung certificate, yun yung makukuha nyo. Walang ano, hindi adulterated, kumbaga. Kaya napapansin nyo po, naawa kasi kaming patayin eh, so hinahayaan na lang namin, parang bonus na lang. Ganun. Mga ilang taon na yan, sir? Ito, 2 years na to. 2 years. Bigat na yan. Ito, 2 years din, nasa ano to, sir eh, kulang 5 kilo. Pero kung tutusin, yung Rhode Island White na yun, puro yun eh. Puro yun. Pag pinares mo dito, edi puro Rhode Island White ang lalabas, ano? Talagang gusto ko lang ipares, matagal na. Kasi para kaso lang, kawawa naman po yung mga farmers na simula. Para sulit yung makukuha nila, talagang kung ano yung in-order nyo, yun ang makukuha nyo. Hindi katulad ng ibang nag... Ito sir, advantage. Pala yung artisan namin na DS-109. Ito, very good, ano pa to? Very good layers pa itong mga to. Although, konti na lang sila dahil nabenta ko na yung iba. Ito yung Black Copper Maran. Ito yung Black Copper Maran's DS-109. So, may sample kayo ng itlog, sir? Ayun, sakto kaka-itlog lang, sir. Dahil mo na lang ako dyan, sir. Ano din pala siya, no? Pinapare sa Bart Plymouth truck. Pero meron, ay! May balahibo sa paa. Oo, yun pala pagkakaiba. Oh. Tsaka makapal po sila. Parang cowboy, oh. Ayan, Actually, kapag sa... ano? Nung una, mas dark pa rin ito. Kasi yung mga F1 na ito, mas dark pa. Oo. Ito po ang ano. Ito isang seat. Ilang inahin yan? 2, 4, 6, 8. Siyam na lang ngayon. Ito yung itlog. Tingnan yung itlog. Yan o, mas dark siya. Mas dark. Mas magda-dark pa po ito sa ano, sa F1. Yung F1 talaga para na siyang mulabi. Ito parent stock. Parent stock po yan. Kaya, oo.
Okay, so ito yung ano, yung parent stock ng Black Copper Maranceno. Kami lang po ang may hawak ngayon. Yan. So yung itlog na to sa parent stock to. So pag nag-itlog yung pinaka anak nila, yung mga F1, dun yung makikita yung talagang dark brown na parang chocolate. So, ito yung favorite namin na, no? Favorite breed namin itong DS-109. Umabot na po ito as far as Katarman yung Mindanao. Umabot na siya. And kayo nagsusupply. Very happy yung mga kapigyan ng mga unang batch namin ng 30 inch. Kasi talagang very dark. Soon, papakita ko sa user ng mga abangan natin. Mga clients natin. Para makita nila yung shades po kasi niya sa black copper na kasi may grade niya. So, ito kasi parang grade 3 to 4. And yung F1 niya talagang 5 or 6. Talagang dark, very dark na talaga. Parang chocolate. Parang chocolate na talaga. Yun, so, yun yung ano, yun yung ilan sa breeders ni Sir John Wesley Felipe dito sana sa kanilang farm. Actually, hindi naman. Si Sir Francis, nakalimutan ko na yung shout out, Sir. Sir Francis, very thing. Doon ka pala nag-umpisa ng Dominant Seasid. And then, ilang piraso, Sir? 20. 20 pieces. 20 pieces. F1 yun. F1, no. And then, yun yung una kong posting talaga sa Facebook noon. So, sabi niya, try mo mag-seminar. Kung magustuhan mo, di yun. Yung first encounter ko sa Dominant is very, very happy ako. Meron kasing package si Dominant na may Seminar 1, Seminar 2, Seminar 3. So, yung Seminar 2, tinake ko yon. Yun lang ang binayaran ko. May ano doon before na kapag ka kinuha mo yung Seminar 2 and 3, may discount ka. Pero in my case, yung Seminar 2 lang muna kasi I'm not sure eh. So, hindi ko alam kung magugustuhan ko yung program. And sabi na gustuhan ko. So, nagbayad na ngayon ako ng Seminar 3. Very happy ako kasi kahit hindi ko kinuha siya as a whole nung unang payment ko, binalik ni Ma'am Christina yung parang kung hindi ako magkakamali. Binigay pa rin yung discount. Yung discount. Very happy ako doon. Sabi ko, parang tama yung napasukan ko. Ha? Kasi kung hindi ako magkakamali, 3,500 yung nabayaran ko sumatotal, parang 2,000 yung unang seminar din, 1,500 yung kwan, yung third seminar, pero kapag kinuha mo siya as a whole, parang 3,000. So, may nag-message sa akin na we've returned your ano, yung extra bayad. Extra bayad, gano'n. So, sabi ko, hindi ko naman po kinuhang package. Ininsist nila. So, dun pa lang, malalaman mo na yung pinasok mo is pinasok. Legit, legit at saka talaga. May puso. Hindi kita lang, hindi pera lang. So, masarap nga kausap si na Doc tsaka si Ma'am Christina. Kumbaga, pagka nag-invest ka dito, asahan mo yung ginastos mo, kung susundin mo lang talaga yung program eh, yung wala kang skip. Sasamahan ka talaga. Talagang dito. Hanggang sa huli, isang message mo, bigyan ka ng tips kung paano itatama yung pag mali yung alaga mo, bibigyan ka nilang tips. Kasi nasubukan ko noong nakaraan, doon sa binigay ni Doc na inasal type na ano, na parent stock naman yun. Kasi magpapalaki kami ng parent stock na lalaki as pangkatay. So, pinakita ko, sabi ko, medyo malungkot yung manok. Yung binigay ni Doc yung ano, ganito gawin mo. So within 1 week, nahabol namin yung weight na kailangan namin. Kasi nung yung unang week na ano lang, 10 grams lang na-gain ko. Na-gain? Oo, sumunod na ano, halos 100% na-gain nung na-gain. Ano, nung mga alagang parent stock na lalaki, susubukan namin inasal. Ayun. Wow, social. Ayun. So ano, yung ibabahid nyo sa training, sir, sulit ba yung ibabayad nila? Kasi marami namamahalan eh. Para sa akin, sulit. Kasi ang knowledge naman talaga, hindi, walang ano yan eh, walang katumbas na pera yan. So, very honest yung seminar. And yung seminar is, igaguide ka talaga niya. Kailangan mo talagang mag-learn and mag-unlearn ng ano. May mga practices tayo na
na hindi pala ka, hindi pala necessary. Mga ganun. So tama yung unang intro nila sa seminar na an educated farmer is a successful farmer. Totoo nga naman na kailangan mo talagang pag-aralan talaga yung papasukin mo. So para maging successful ka. So yun nga, huwag kayong mag-shortcut. Yun lang yung advice namin. Sundin nyo yung kung ano yung andun na. Yung tinuturo nila. Actually, napakaswerte nung mga bagong breeders ngayon. Kasi nung before kami, nung nag-start kami, although meron ng program talaga, hindi specific. Ngayon talaga, as in AMPM, ano yung ipapakain mo, anong papain mo, ilang litro, ilang grams, andun lang. Kompletong-kompleto. So, nasa kanila na lang kung di nila susundin. Doon pa lang sila magkakamali. Marami naman kasing program na pwedeng sundin. Pero, bakit ka pa magtatry ng iba? Eh, meron naman ng tested. Yung proven na. Hindi lang kami. We don't speak for ourselves. Pero we speak for the other small farmers na nag-try. Nag-try lang ng very small flock. So, kami, testimony kami doon na kahit sa small flock pala, kayang kumita. So, hindi kailangan ng malakihan agad. So, sa amin nga, nag-start kami, sir, eh, talagang barong-barong. Sa likod lang talaga ng bahay. Then, nag-decide lang kami dito nung talagang gusto namin seryosohin talaga yung breeding talaga. Paano nyo na-consider na, eto na, mag-ano na ako, focus na ako dito sa CSED, dominant CSED? Paano nyo na laman na pwede kayong mag-venture dito ng ano, nakikita kayo? Before kasi, kasagsagan niya ng ASF. So, sumaba yung COVID tsaka ASF. So, kita namin, walang supply ng baboy. So, anong second alternative? So, manok ang mabili nun. So, kahit regardless kung anong breed yan, regardless kung anong genetic company galing yan, basta manok. Basta manok, mabili. Dahil, sabi nila, mga 3 years, 5 years tatagal ang ASF. So, hindi kami nagkamali na nag-venture kami sa poultry. So far, so good naman. Although may challenges along the way, hindi mawawala. Hindi mawawala. Ups and downs. May ups and downs. Nasa yun kung di ka tatayo pag nadapa ka. Pero, ang sa akin kasi, sinimulan ko na eh. So, bakit pa ako aatras? Pero sabi ko, if talagang hindi na kaya, meron namang mga alternatives kasi yun yung nasa isip namin na hindi naman to panghabang buhay eh. Pero pwede tong maging ano talaga, pwedeng maging primary source of income kasi mataas ang market dito sa specifically sa Isabela. Dito pa lang ubos ka na eh. So, hindi mo kailangan lumayo. Silang lalapit po sa iyo. Yun, so yung pinaka produkto nyo dito, sir, kung mag-i-inquire sila, ano yung makukuha nilang ano dito, produkto? Halimbawa, yung day-old chick. Sa ngayon po, day-old chick lang po ang kaya namin i-offer. Sa kadahilan ng unang-una, sa sisiw pa lang ubos na. Although may nagre-request na, sir, babayaran ko i-grow out mo ako ng ganito, hindi na rin kaya ng workforce namin kasi sa hindi po nakakaalam, one-man army po kami dito. Family lang talaga. Dalawa, tatlong tao lang po kami gumagalaw dito sa farm. Hindi talaga kaya. Although alam namin na mas malaki yung kikitain namin pag nag-grow out kami, we want to give you the most optimum or yung pinaka-quality na CSU talaga. So, yun yung focus kami doon. Kasi, na-try namin before na mag-alaga. Napapabayaan namin yung iba. Pagka maliit lang yung farm workers. So, sa mga nag-start ng small lang muna. Small. Tignan nyo mabuti. Kasi, marami namang may pera na gustong mag-start agad. Sir, kailangan ko ng 2,000 CCU. Kailangan ko ng 300. So, start small lagi. Search small ka lagi para test the water muna kung hindi kaya nyo, hindi no? Kayo matulad sa amin kasi before ganun kami nung maliit parang nabulag kami na kailangan na nating mag-expand kasi ang taas ng demand. So nagkamali kami doon. Ayaw naming danasin nyo pa yung mga ganun na bagay. Dapat
aralin muna ng mabuti bago pumasok sa malakihan, no? Co-breeder. Co-breeder mismo namin eh. Tayo na nasa community, nagkakamali. Mm-hmm. How much more yung mga mag-i-start pa lang, mga beginner pa lang. So, we don't advise na kukuha ka agad ng malaki. O, although, kahit sabihin mong madami kang farm laborers, iba pa rin yung ikaw mismo hands yung on. Hands-on. Tested ko na yan. Subok na subok ko na yan. Doon ako bumagsak sa ano, yung umaasa ka na kakayanin ng mga laborer mo, mga tauhan mo. Hindi. Iba yung hands-on ka. Makikita mo yung paglaki ng alaga mo, ng mga manok mo. Makikita mo kung may sakit o wala. Kasi kung babase ka lang doon sa mga farm worker mo eh, sasabihin, ito yung kondisyon. Pero pagtingin mo, iba yung tingin nila sa tingin sa mo. Tingin mo. O, kung alam mo yung may sakit yung manok, kadalasan yung farmers, yung bantay mo, hindi masyadong kinukonsider yung maliliit na detail sa manok. Alam, tulad nung nakaano sa isang sulok, pasang nakita niyang gumagalaw, sasabihin, healthy. Oh, okay. Iba yung ikaw talaga yung nandyan. Yan. So, yun, isang tip yan para sa mga mag-i-start. Yan. Sir, yung sa award ng ano Department of Agriculture, puro ba sa manok yun? Yes, puro sa manok yun. So, ito talaga, very specific yung program namin. Yung program talaga ng Dominant CZ. Actually, nagpaalam ako kay Doc. Doc, pahingi naman ako ng ano ng mga objectives, mga kailangan along the way, ano yung mga yan. So, nag-email siya sa akin. So, doon ako kumuha ng ibang ideas na nilagay ko doon. So, ang in-elaborate ko doon, this setup can work for smallholder farmers. So, isang hinighlight ko doon is during crash crops or yung habang nag-aantay tayo ng palay since ang palay nasa 4 months. Antay ka, wala kang kita pagka puro doon ka. No, ang in-elaborate ko doon is In between, meron kang kinikita, hindi man ganun kalaki, at least meron. So, hindi mo na kailangan pumunta pa sa malayo. Andyan lang sa backyard, pwede mong may makakain ka, may fresh eggs kang ano. And then, ang second na hinighlight ko doon is yung mga nasa far-flung areas talaga, yung mga walang farm to market road na na hindi nila kailangang maging dependent sa supply ng market sa palengke, eh sa kanila meron na. Tsaka yung mga allergic sa importation. Isa yun sa sinabi ko na sana magkaroon na tayo ng ano dito, ng kumbaga parang sariling atin na manok. Na hindi na natin kailangan mag-depend pa sa, although hindi pa kaya ng technology ng Philippines, at least mailapit man lang. Para yung tulad sa nangyayari sa atin na kulang yung supply ng PS, so wala tayong ma-release na F1. So yun yung isa sa mga highlights nung Ikonentes ko during the provincial and the regional. And very happy naman kami na very enthusiastic naman yung mga panel of judges na may ganito pala. Bago nakita sa kanila. Nakita nila, kaya pala, kaya palang kumita ng 100,000 sa iilang ano lang, iilang manok lang. Ilang so, doon sila na-amaze na kahit pala sobrang liit na flock, basta tama yung program, tama yung genetics, eh kikita na malaki. Yun. So, yung mga kalaban nyo noon, mga manok din? Mga kalaban namin, may manok din, may mga livestock. Actually, ako lang naiba sa kanila eh. Sila, mga licensed agriculturists, talaga. So, very proud tayo kahit wala tayo sa larangan talaga ng agriculture. Nanalo tayo kahit papano. Nung mag-umpisa kayo ng manok, sir, ilan taon kayo? Nung nag-start ako, actually college pa lang eh, pero nag-start kami panabong. Panabong. Dahil sa boarding house namin, may mga panabong doon sa Cagayan. So, shout out dun sa mga nakasama kong ano before, nag-aalaga ng manok panabong. Dito sa CZ, ilang taon na kayo nag sa CZ, nag-start kami by 2019. Before pandemic? F1 muna. F1 muna talaga, and then nag-parent stock kami hanggang sa nag-prosper na. Actually, naiingit ako before kasi ang focus ko lang before, F1 talaga. Kasi sabi ko,
Ba't ko kailangan pakihirap mag-breed? And daming supplier. Eh, dumating yung ASF tsaka nung COVID. Nakuha ko, walang supplier. Saan ako kukuha? Wala kang maibigay. Wala akong maibigay. So, dun na ako napaisip na ano talaga, ituloy-tuloy na talaga. Ano yun dati yung nag-umpisa ka, buy and sell ka? Bibil ka ng F1? Hindi sir, itlog talaga eh. So, nagpapalaki ako, pang family consumption lang. Pero nung kasagsagan kasi ng, nauna kasi yung ASF eh. So, ang dami nagpupunta sa bahay. Sir, bilhin ko yung ganito mo eh. Siyempre ako, parang nakakahiya naman na wala kang ibibigay. Galing sila ng sobrang layang lugar. Yun yung mga weaknesses mga F1 nyo, binibenta mo. Mga F1 namin. Tapos kukuha ka ulit ng bago. Tapos kukuha ulit ako ng bago. Parang grow out ang style. Parang grow out ang style. So, yun. Yung ganong style, yung grow out, may, sa tingin mo, may kita? Ah, may kita. Kasi, yung sa akin noon, nung kasagsagan ng ASF, nabibenta namin yun, nasa 800. O, bibili ka ng CCU. Magkano yung CCU? CCU before, nasa 70. 70, tapos palalakihin mo ilang buwan? Papalakihin ko ng ano, mga 5 months. Five pero months. Yung iba, 3 months pa lang. Kinukuha na. Sir, so, 3 months, nabibenta mo ng magkano? Nasa 800. Actually, may nabenta pa akong 1.5 before kasi, although, sorry, sa mga nabentahan ko ng sobrang mahal noon, inaaway kasi ako sa groups ng ano ng heritage. Mga heritage. Ang mura naman ng benta mo. Sinisira mo yung presyo. So sumabay ako before. Pero I think may karma talaga eh. Na yun siguro naging karma yun na ang mahal ng benta ko. Wala akong makuha ng benta. So natigil yung ano natigil yung yung ano namin, yung pagbebenta namin ng mga F1. So, nag-stick ulit kami kung ano yung honest na nun. Yun na yung time na nakapag-seminar ako na you need to be honest. Hindi lang sa sarili mo, pati sa customer. Kasi sila yung isa sa bubuhay sa'yo. Saka babalik sila, at babalik yung pagka nalaman nilang ano, sulit yung binili nila sa'yo. Actually, marami po kaming repeat buyers. Hindi lang ano, hindi lang community. LGUs talaga. Mga dispersals. Kasi naniniwala sila na yung program na ito eh makakatulong talaga sa mga livelihood projects. Saka alam nila na pag dito kumuha sa inyo, quality. Quality kasi meron pong certificate 'yan and makikita nyo naman very transparent kami sa breeding namin. So, saka makikita yun sa award mo. Yan sa ano Department bonus, of Agriculture. Sir, yan. So nakita ng mga taga Department of Agriculture yung kung paano nila patakbuhin itong mano kanila. So, yun, nakakuha siya ng award. Meaning, yung programs na inaral niya, yun ang ginagawa niya. So, ito na yung resulta. Yan. Okay, sir. Maraming salamat doon sa ano. Ano ba ang natin dito? Yan, mga forkaling na yan. Ito, forkal na to. Ilang ano pala, sir, pag magkakal na sila? Sa experience po namin, inaabot sila ng 2.5 years eh. Kasi very productive pa naman. Pa, no? Itong sa case na to, ano na tong mga to, mag 2 years na siya sa, 2 years na! Ngayong December. D107 to, no? Ito, D107 po yan, oo. Yan, hindi lang namin sinaseparate. Pero yan, hindi na po namin hinahatch yung mga yan eh. Ano na po table yan? Table egg na. Table eggs na po talaga. Kasi napansin namin kapag i-hatch na, mahina rin yung yung sisiw. So, yun, natin i-clarify din natin yung binibigay kasing certificate ni Doc is hanggang 2 years lang, no? Hindi ibig sabihin ni after 2 years ano na yon. Hindi na magpo-produce yung manok mo. Itong katibayan. Kaya lang ang ano nga doon is pagdating ng 2 years ano na yan, medyo lalo na yung pag-itlog niyan eh. Mababawasan na yung production eh. Yan. So, tsaka pwede ka pa rin namang magbenta ng ano. Yes. Pwede mo pang sabihin na F1 talaga yan. F1 naman talaga yung produce mo eh. Oh. Yung mga nakakabili na sa inyo, yun yung, ano, yun yung mga magiging customer nyo. At nasa ano yan, ang pinaka-baseline nga is yung honesty. Yung certificate is ano lang yan, parang i-certify na tunay yung binebenta nyo na F1. Hindi yan lisensya, kumbaga, na para magbenta. Ano yan, katibayan lang. Na kumbaga, yung iba, pinepeke yan eh. Ang pinaka-an natin dito, bottom line, is
maging honest tayo sa customer natin. Kasi sila yung bubuhay sa industry na to, yung mga customer. Kung walang customer, kung madadala yung customer, hindi na uulit yan. At saka sayang yung pinaghirapan nilang pera kung lolokohin lang natin sila. Eh, kawawa naman. Hindi na, kumbaga, imbis na makatulong tayo sa economy ng Pilipinas, eh, tumutulong tayo, ibagsak pa natin. Dahil sa, ano tayo, minsan sakim din tayo kumite, no? Ang salita na, ano, sakim. Nasisilo sa, ano, maliit na kite. Yan, magbebenta, F1 daw, hindi naman pala. So, iwasan natin yung ganun kasi, yung pera na gagastusin ng mga buyer natin is hindi naman pinulot yan. Pinaghirapan yan. Lalo na yung mga OFW, hindi nila kinita yan ng overnight lang yan, yung pera. Yung karamihan dyan, inipon nila yan taon. Isipin nyo na lang kung ilang pagkain hindi kinain yan para lang makapag-ipon sila. Yan. Kasi karaniwang ginagawa ng OFW, tulad ko noon, lahat ng pat ng kinikita ko, karamihan doon padala. Matitira na lang sa akin konti. So, yung extra na iniipon ko, hindi yung overnight na ipon na. Kung sabihin nyo man, oh, million-million ng pera niya, hindi overnight kinita yan. Taon yan, mga siguro 20 years, 15 years, bago nila naipon yan. So, magkaroon tayo ng malasakit sa mga OFW. Lalo na yung mga bantay, yan, yung mga bantay sa farm. Magkaroon kayong malasakit sa mga amo nyo. Kasi, pagka kumita sila, yung mga amo nyo na OFW, hindi kayo maiiwan. Yan. Sigurado yan. Okay, sir. Maraming maraming salamat po dun sa ano, tanggap sa akin dito. Paskong Pasko. Merry Christmas po pala. Sir, Doc Erwin, Merry Christmas. Merry Christmas po. Ma'am Christina, Merry Christmas. At sa lahat ng mga ano. Bumubunang dominant. Yan, mga dominant seasoned family. Mga po namin. Merry Christmas. Andito kay Sir John Wesley Felipe sa Isabela dito sa Four Brothers Farm and Hatchery. Four Brothers Farm and Hatchery. Nagpapaano din kayo ng itlog? May nagpapahatch dito? May nagpapahatch po sa amin pero occasionally kasi pag may salang kami, ayaw din naming isabay dahil yung sa aming tayo security. Baka masalitan pa. Masalitan pa. Mahirap na. Ang laki nung mawawala sa iyo pagka ano. Magkano lang naman yung papisa nila? Magkano babayaran nila? Tapos buong plak mo madali. Oo, sir. Ayun. Ayun, maraming salamat, sir. At yan po yung episode natin para sa araw to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganon ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at more especially sa free-range chicken raising.